advance ako mag-isip. Sexual. Ang ako kung bana, dili ko rong ganahan ako mutupad, kaya nanimaho na kuno ko. Horror. Sino yung kasama mo? O droga. Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. Na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong, isumbong, isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Sabonga! Yo, 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 yo! Nandito na nga ang inyong pinakamamahal na si Senator Sop, Sop, Sop Bongga! Ang ating best friend na nagpadala ngayong araw na ito ng rap lyrics ay walang iba, si Jordeline Sanchez ng Pinagbuhatan, Pasig City. Narito po ang kanyang rap lyrics. Let's go! Ah, 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 agoy, 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 kagilok, agoy, 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 kalami, shoot diri oh, shoot diri oh, shoot diri oh. Mga kababayan ko, tumutok na kayo dito sa Isumbong. Yeah, Isumbong. Isumbong, Isumbong ay pangulo. At Senator Sabongga, kahit single, multiple ka man sa mga best friend, bahay, kubo, kahit munti, ang halaman dito ay sari-sari. May maiksi, may mahaba, may malambot at may matigas. Ito nga pala ang inyong best friend, Jordeline Sanchez ng Pinagbuhatan, Pasig, o doon sa napakakwela ang best friend natin dito, Pangulong Dagong at Senator Sabongga. Ang pangalan nila, di ka lang maluluha sa kakatawa. Mapapaihi ka pa. Ganyan sila magbigay ng kasiyahan, kwelang-kwela at hindi overacting. Magmula sa puso, mga payo nila. May seryoso, may nakakatawa. Dito na lang muna. Thank you, Jordeline. Break it down, yo. Ay, naku, nga ba nun, ha? Ako, nahingalala mo na ako. I need water. So sorry, Pangulong Dagong, hindi ko kayang i-introduce kita. Nahingal ako. Before anything else, Miss Jordeline, I have a simple request. What's that? Gawain natin part 1 and part 2 ang rap mo, ma. Pati oras ko inubos po. Hindi na kumakarap para sa mga mekaniko. Uy, wag naman. Kasi araw-araw sinisingil nila yan eh. Imagine mo, nag-effort para i-text tayo, ito, i-chat tayo. Ito, di okay lang. Next time, gawin natin part 1 at part 2. Pag di mo kaya man, part 3. Para ito sa mga mekaniko ng motor. Aha. Let's go! Kaya makarelate yung mekaniko ko si Bosyo. Lipit ang pangalan na. Mga nasa 10th Avenue sa Caloocan, maraming mekaniko dyan. Mekaniko ng motor. Mga mukhang mekaniko at nagpapakamekaniko. Sinisira lang ang motor nyo. Ito na. Let's go. Bye, 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 ani, ana. Ang ano? Mekaniko mag-ayos na. Nang alin? Lahat ng klase ng motor. Babaklasin over the floor. Ooh. Mekaniko di masyadong gwapo. Ay, talaga? Pero ang chicks ay mapauo. Oh, kalami. Max ay sakay sa kanyang motor. Aha. Chicks sa taken ay maaarbor. True. Mekaniko madumi ang kuko. Oh. Pero sayo ay mas gwapo. Oh. Mas makapal ang kanilang bulsa. Dahil mekaniko ay mas mapera. Gamay. Gamay sila og ano, Pangulo? Pera. Mas marami. Marami, marami pera. Mabuhay ang mga mekaniko. At syempre, mabuhay lahat ng mga kababaihan sa buong mundo. Dahil sila, sila ang pag-asa ng iyong pagiging pangulo. Lahat ng mga kababaihan. To all the girls I've loved before. Ay, perting lamia, Pangulo. Talking about mekaniko, minsan,
Ako, nagmimekaniko din ako ng aking... Nang alin? Aking tura-tura. Madudumihan talaga ang kuko mo. Pera na lang. Kung ayaw mong... Ito ha, sa mga mekaniko, yung iba maarte. Ayaw madumihan ang kuko. O sige, ayusin mo ang motor mo gamit ang dila mo. At least malinis ang kuko mo. Ha, talaga? Pero kung ako mag-mekaniko... Didilaan mo yung motor mo. Ha? Kala ko yung... Yung mekaniko. Pero alam mo, may guwapo, may hindi rin guwapo. Na mekaniko? Hindi, na motor. Depende kasi kung latest. Na motor? Na mekaniko. Yung iba, matanda naman. Ah, na mekaniko? Na motor. Yung mga 19 kalawang pa. Ah, yung motor? Yung mekaniko. Huwag naman ganun, magagalit yung mga mekaniko natin. Hindi, magasinulit, taroy, mabuhay kayo. Magsumbungan na po tayo. Let's go! Unang sumbong mula sa ating text line, good morning Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Yes. Si Shane po ito ng Quezon City. Isumbong ko lang po ang kawork ko kasi po ang hilig-hilig niyang maglaro ng pustiso habang nagsasalita siya. At minsan nga po ay naluwa niya ito habang tumatawa siya. Paano po ba siya mapapatigil sa paglalaro ng pustiso niya? Thank you and more power po sa programa ninyong isumbong kay Pangulong Dagong. Kung ganyan siya mapaglaro sa kanyang pustiso, pasalihin natin ng boxing. At least, libre ang mouthpiece. Isumbong kay Pangulong Dagong! Ilagay mo man yan sa bibig. Ah, yung pustiso? Yung mouthpiece. Kita mo yung boxer, pag nasuntok yung bibig, matanggal yun. Ah, yung pustiso? Mouthpiece nga. Pustiso. Minsan nga, pag tumatawa ka, maluwa mo yan eh. Yung pustiso? Yung mouthpiece. O yung mga basketball player ha, naglalagay na rin ng ganyan. Ah, yung mouthpiece? Ng pustiso. Baka maluwa nila yun. Ah, yung mouthpiece? Hindi, yung pustiso. May artificial na ngipin kasi yan. Ah, yung pustiso? Yung mouthpiece. Yung lola ko, ginasaw-saw sa baso. Yaks, yung pustiso? Yung mouthpiece. Isumbong kay Pangulong Dagong. Iyak ako, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Si Susan po ito ng Nazareth, Bacoor, Cavite. Ay, son. Isumbong ko lang po itong anak kong 13 taong gulang pa lang. Bakit, parati son? Kasi siyang naglalaro ng 10-20. Oy. Ano po ba ang gagawin namin sa kanya? Ano yung 10-20 na laro? Actually, Pangulong Dagong, hindi ko rin naalaro pa yan sa tanang buhay ko yung 10-20. Ma'am, hindi ko po nalaro ang 10-20, kaya ang nilalaro ko 10-10. You're so mean. We're on air. Ano? Baka 20-10? Masaya, hindi, anong masama? Hindi, naglaro sa 10-20. Hindi ko pa nalaro yan. Hanggang 10-10 lang ako. Yung ano ba? Hindi ako marunong maglaro niyan. Ah, yung ano? 10-20? Hindi, 10-10 ba? Ganito lang yan, no? 10-10 di sarapin, di kutsilyo, di armasin. Tapos? How-how di karabaw, gamay, katutin. Ganun lang yan. Mga Bisaya din, ha? Just bear with us. Tanan mga Tagalog, hindi, just enjoy. Sinasabi ko lang, hindi tayo umabot sa 10-20. Millennials na yan eh. Sa 10-10 lang tayo. Isumbong kay Pangulong Dagong. Magandang tangali, Senator sa Bongga. Pangulong Dagong, isumbong ko lang ang driver ko na si Michael. Aba. Init kasi ng ulo niya. Driver kahit walang sasakyan, ha? At muharang-harang daw siya sa kalsada, giniling-giling pa niya sa labas. Unsa man gud ang among buhaton, ano po ba ang gagawin namin dito sa driver namin? Jasper Di Aini ng Malabon, Metro Manila. Pangulo? Alam niyo po yung driver niyo. Uh-huh. Kaya
Kaya mainit ang ulo niya because of the traffic. Kaya gusto niyang magsingit-singit naman. Kaya lang kasi lumalabas siya sa kalsada pang ulo eh. Lumalabas siya sa kalsada, tapos ngayon giling-giling siya doon, ganun. Magsayaw-sayaw siya doon? Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa sumbong ni Jasper. Yan ang gagawin dyan. Eh kaya nga mainit ang ulo niya kasi ang init sa labas. Kung gusto niya magiling-giling, doon na lang siya sa loob. Sa loob ng CR. Oh, di halang siya magiling-giling sa sulod. May soundtrack talaga, ay magiling-giling, ha? Next. In fairness. Dahil dyan, dito tayo sa ating linya, sa ating telepono. Hello, kababayan, what is your name? Hello? Hello, Senador. Hi, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Senador. Oh, saan eh? Kinsa man pangalan ni mo? Si Japet, Senador. Oh, Japet, kanyang ka lang napatawag ulit. Na-miss ka namin. Pet, huwag kang maniwala. Hindi ka talaga namin na-miss. Ano pala? Na-mess. Japet. Balita ko, sumimplang ka daw sa motor, Pangulo, ah. Ha? Balita ko, sumimplang ka daw sa motor. May, ano ba yung tuhod? Nabenta na ang motor, eh. Bininta ko, kaya sumimplang man ako. Bininta ko. Pinakasin mo na sa mekaniko? Hindi. Ah, yung motor? Hindi. Yung tuhod ko. Hindi, alam mo bakit ako nasimplang doon? Uh-huh. Ang tinukod ko kasi, hindi paa. Ano ba? Dila ang tinukod ko. Ibang tuhod. Kaya ako nasimplang. Kaya, be careful sa mga nagmumotor, lalo na when you step, para hindi mabali. Uh-huh. Yung paa? Yung motor. mahina na kasi. Ah, yung paa? Yung motor nga. Sige, ingat ka dyan. Dahil dyan, Japet. Kay Pangulong Dagong. Mm-hmm. Mabilis pa naman tumakbo. Ang motor? Yung tuhod. Di ba masarap ano yan? Gawing, ano ba ang tawag yan? Yung nasa tagay tayo? Bulalo. Bulalo? Yung tuhod? Hindi, yung motor. Hello. Kababayan, what is your name? Binji. Bisaya, Bukadong, no? Kunti lang. Je, tagasa, je. Gamay lang din pagka Bisaya, din mo? Je. Binji. Kunti lang. Oh. Saan ka, je? Subok pa lang itong kasamaan ko. Ha? Subok kasamaan ko. Oh, mamaya na, taga saan ka muna? Taga Malabon. Malabon. Okay, ang trabaho mo? Operator, masin. Machine operator. Pero binaliktad niya eh. Operator machine. Sige. Benji, isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko to. Pag nagbubleh kami, panay tulog to eh. So problema dyan? Eh kung matulog ka rin pala. Tungkol ka? But pag natulog siya, ba't di matabihan? Para mas sweet kayong dalawa. Ayaw mo ba? Baka mahawakan yung ano, Pangulo. Ayaw mo, may katanday ka? Baka mahawakan yung paglalaro ng, ano ba yun? Tintindi sarapin. Pen-pen yun? Pen-pen. Hindi, pag natulog, tabihan mo. Yakapin mo, baka nilalamig. Tapos kantahan mo ng... Sana'y di magmaliw ang dati. Para mas mahimbing ang tulog niya. Okay? Isumbong kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating text line. Magandang umaga, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang po ang mga kapitbahay namin. Kasi po, umuutang sila dito sa tindahan. Pero kapag bibili na po sila, dun sila sa ibang tindahan. Ay, yun, umasaklat. Tapos po, ang kukunat po magbayad. Ay. Nakaka-stress na po kasi talaga, Pangulo at Senator. Ano po ba ang dapat namin gawin dito? This is Carolina Azuela po, na mahabang parang Angono Rizal. Oh, Carolina. yan ang masarap, yan ang masakit dyan, sa club. Utang sa'yo. Uh-huh. Pag may customs kabila. Yun lang. Ano bang gagawin dyan, Pangulong Dagong? Alam mo bakit ganoon ang setup, ma'am? Uh-huh. Kasi, pag may cash po sila at doon sila bibili sa inyo, masisingil yung utang nila. Sabihin niya,
Ba't sabihin mo wala kang pambayad, may kas ka man? Uh-huh. Eh yung kas sila pa, sakto lang. Uh-huh. Kaya so, pag kas, doon muna sila sa wala uh-huh. silang inutangan. Para iwas muna singilin. Iwas singil. Right. Oh. Kayo naman kasi, wag muna kayong maningil. Kasalanan nyo rin, eh, singil kayo ng singil. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ay, ako, dito tayo sa linya sa ating telepono, 85-84-45-55. Hello, kababayan, what is Hello. Your name? Hello po, Sapongan, Pangulong Dagong. Babae Hi. Po kayo? Yes po. What is your name? Abakla po daw ikaw. Alam, hindi po. Ano bang pangalan mo? Ako po si Pao. Pao, thank you so much sa pagtawag. Bye. Pao. Oh my God. Grabe siya. Usapin ko muna to si Pao. Babae kasi Pangulo eh. Pao. Para sa'yo yan. Taga saan po kayo, ma'am? Taga San Juan po. Sa likod lang po ng building po ninyo sa Atlanta. Sandali ah. Silipin ko lang ah. Sa Crame ka ba na area? Po? Sa Crame area? Opo. Nasa Crame, Pangulo? Opo. Sandali, Miss Pao, ikaw ba yung nasa, naka, umakyat sa puno ng kahoy? Hindi po. Nakaitim. May Alam tabako. Alam mo, ulit ako yun. Tabako na, ano, na malapit tapos sa... May Pangulong Capri yun, hindi ako yun. May kausap sa cellphone eh. Capri daw yun, hindi daw okay, hindi pala si Pao yun. Oh yes, ma, anong trabaho, ma'am? Sa ano po, laundry. Ah, sa laundry. Opo. Ah, ikaw yung naglalabada dyan? Opo, ganun po. Ah, sige. Nagpalaba ka naman sa kanya? Ma'am, labahan mo rin ako, ma'am. Pwede po, pwede. Kasi ito yung tuyo na ako. Okay, go ahead. Dahil dyan, isumbong kay Pangulong Dagong. Ayun po. Sumbong ko lang po kasi yung kapitbahay namin. Bakit po? Kasi po, lahat na lang po ng kilos, lahat ng ginagawa po namin, eh alam po niya. Mm. Eh ano po ba dapat namin gawin? Huwag na kayong kumilos at huwag na kayong gumalaw. Para wala na siyang alam. Okay? Salamat po, ma'am. Isumbong kay Grabe Pangulong Dagong. Baka mawala sa mundo yun kung hindi nakikilos, Pangulong Dagong. Ayun man ang binantayan. Oo. Sa kilos at galaw. Uh-huh. O di ngayon, wala. Hindi sila kumilos, hindi gumalaw. O di wala na silang mabantayan. Mayong bundag sa inyo, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang kapatid ko na si Ariel. Bakit? Habang nagluluto siya ng papaitan, Oy. Yung isang kamay niya nagkakamot-kamot kasi sa bandang puwet. Uy! Right, sa puwet malo niya mismo. Tapos, inaamoy-amoy niya ito. E ano po ba ang dapat namin gawin dito? Si Archie Arcayan po ito ng Maypaho, Caloocan City. Mga taga Caloocan, Maypaho, mabuhay kayo. Archie, alam mo bakit ginagawa ng kapatid mo yan? Bakit? Inaamoy niya kung mapait na ba. Kasi pag hindi pa, yun, isaw-saw niya yung kamay. Ah, ito, medyo pa... Yun ang pampaitan. Sayang, imahong mo. Doon niya kumukuha ng pampapait sa papaitan. Tekman mo, Che. Di ba, pait na? Isumbong kay Pangulong Dagong. Mula sa Facebook Live, Regan Campo Iturriaga, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang yung kasama ko na si Veggie o Lala. Lagi po kasing nagbabaon ng... Lagi po kasi siyang nagbabaon. Hanggang ngayon, pandak pa rin kasi siya at unano na. At bansot pa rin. Ay ano po ba ang nararapat naming gawin dito? Anong kinakain niya? Margarine. Ah, margarine. Mm. Ah, para pantangkad daw. Tama. Ay ano pang gagawin natin dyan, Pangulo? Eh, maniwala ba kayo dyan? Ah, ako, nilaklak ko na yung isang lata ng margarine na hindi man ako tumubo. May tumubo sa akin. Ano ba? Tagyawat. Kasi mamantika man. Pa? Yung tagyawat? Hindi, yung margarine. ano mo, ipalaman mo na lang yan sa tinapay. Ah, yung margarine? Yung tagyawat. Sayakin. Uy, ano ako ba siya? Pasensya na po sa lahat ng makakain sa ng margarine? Hindi na tigyawat. Aray ko, ayan na, tumubo na naman sa mukha ko. Yung tigyawat? Yung margarine.
Ayaw mo nun, may libre ka ng palaman? Ay, margarine. Minsan, nung bata pa ko, dinidilaan ko lang yan. Ah, yung margarine? Yung tagyawat. Mga bata, huwag niyong sundin si Pangulong Dagong, ha? Hindi maganda yung sinabi niya. Na margarine? Ah, si margarine, oo. Pero yung tagyawat, hindi. Okay, let's proceed. Ay, tara na, mag-orasyon na tayo, Pangulong Dagong. Ang dami-dami mga na gusto magpa-orasyon dito. At ang sobrang dami ninyo, susubukan namin yung best na... Ay, nako. Uy, ang ating pa-jack driver na walang iba, si Goryong Batik. Kababasa ko lang sa text message mo sa aking cellphone. May rap siyang pinadala dito. Sige, I'll try this tomorrow. Okay, thank you sa iyong pagpapadala. Alright, may mga gusto magpapa-orasyon dito, Pangulong Dagong? Goryong Batik, yung rap mo ibigay na namin kay Nika. Si Nika Diyosa na mag-rap mamaya, ha? Anyway, mag-orasyon muna tayo. Let's go. Lumangoy sa langit. Ano ba? Lumipad sa lupa. Lumangoy sa langit. Lumipad sa lupa. At tayo po'y magpa-slide sa rainbow. Habang naka-slide sa rainbow, anong gagawin? Sabay bigkasin. Ang alin? Unod, bokog, bokog, unod. Boto, laman, laman, boto. Unod, bokog, bokog, unod. Boto, laman, laman, boto. Espiritu ng kagwapuhan, magpalayo ka. Espiritu ng kagwapuhan, sapian niyo ako. Espiritu ng kagwapuhan, pagandahin mo ako. Nag-change flavor na po ako, espiritu ng kagwapuhan. Nananawagan ako sa espiritu ng kagandahan. Ikaw ang sumapi sa kanya. Simula natin kay Uyit Ginto. Chinese garter pala yung sinasabing 1020. Patawad dahil ulitin ko, ang nalaro namin nung kabataan ay 1010. Kung magtanong kayo kung gamay o dako, 1010 gamay. DJ ng IFN sa Jensen yun, kasi 1010 gamay. Ah. Si J.R. Jimenez, mga trabaho na si Pulok. So, buti pa may pangalan, anak J.R. at MB5B Kiri at kay Kuya Elmer at Imelda Dumanais, mga Dilaroca family, kay Jinky at kay Nanay Tess at si Nanay Baby Raimondo, happy happy birthday, at kay Tatay Jose Raimondo, J.B. Ventura. Mabuhay po kayo. Sana'y swertihin kayo. Mga na-inspire sa pakikinig sa programa, kay Kranz, Julin, Judith, Annalyn, Merly, Mariel, lahat ng mga nagka-work niya sa gold medal pero nakatanggap lang ng bronze medal. Edalyn Pirer ng Manggahan, Pasig. Sana'y swertihin kayo. Emeline Abalos, Gabriel Sierbo. Ginawa na daw mga chismos. So chismos, babatiin lang nila Marvin Humadiaw, Mimi Moko, Nonoy Pilisilda, mga taga-Arboys Taxi, J.R. Menez, salamat sa inyo. At Moises Taktak Mirianosis, mga taga-Kabisig Prideway, Kainta Rizal. Naitaktak na ba, Pangulong Dagong? Itaktak mo. Itaktak mo. Itaktak. Magaling ka pala kumanta ng live bago. Di Medina. Para swertihin is kay ha, Di Monsara. Salamat sa Malabon at Fisher Mall. Number one na daw tayo doon. Tunit Ponsalan, Arnel Caballos, Jessican, Veronica Aquino, Jerick Sina, si Pril Ruta, mga operators at mga conductor, driver, inspector, pahinante, passenger, manager, hostess, masahista,
mekaniko, security guard, la bandera. Sana'y swertihin kayo. Gloria Inicio, Jomar Prado, mga nasa truck na na-traffic, Salinonye, salamat sa inyo. Si Jong Litz ng Norsagaray, Bulacan, at yung tagahasa na si... Basta si Mr. Assignment na lang. Rosalina Antonio, Brian Cortez, Jumil Tanyido, Crisaldo Garcia, Justin Grande, Yuli Arce, Mercedes Talosaga. Sana'y swertihin kayo. At mga Grab drivers, lalo na Bernardo Supan, Porpon Salan, at pasahero ni Bernard, si Ma'am Cathy Mercado. Mag-ingat ka, ma'am, kasi ang driver mo kamukha ni Sir Bato. Sana'y swertihin kayo. Melvin Locanya, sa mga customer na listener, mga taga Phil Belt Company, sa Sabarte, John at pahinante na si Bon, na hindi daw kagwapuhan, sabi ni Melvin Locanya. Sana'y swertihin kayo. Mga taga Aquarius Bakery sa Cavite, Bosingon, Payat Guruguro, at Sinakulot, pero tulid og buhok. Ging at Dadang Baldeo, salamat sa inyo. Salamat din sa inyo, Pangulong Dagong. And tagang salamat sa inyong pagkikinig. May pahabol pa dito na taga Batangas na Sugbo. Yan. Sino yan? Si Arby. Tapos na yung orasyon, ma'am. Pag ihabol namin, ma'am, mamalasin kayo. Archie ng okay na yan. Alright. Salamat po sa inyo. Ito salamat. Na. Oras na para i-welcome na itong pinakatisoy nga lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila! Boy Tisoy! A.K.A. Mayor Biko Sutri! How are you? I'm doing good. Thank you. Maayong utos sa Nurse Sabonga and Pangulong. Maayong utos. Of course, maayong uto nga mga suking daga pakinig. Alright. Alam mo, excited ako para sa ating Bisaya na okay. Word na ibibigay kay Boy Tisoy at sa lahat ng mga best friends at mga kababayan natin. Our Bisaya word for the day ay... Walang iba. What's the song? Our Bisaya word of the day is hinayay. 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 Okay. Puro tigas yun, ha? Hinayay. Hinayay. Pero hinayay. You say it, hinayay. 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 Para, I will use it in a sentence. Call. Hinayay lang, call. Call. Do it slowly. Do it hinayay meaning slowly. Slowly. Hinay, slow. Hinayay, slowly. Slowly. Kasi dinagdagan mo man yung hinay ng yay. Hinayay. So, ang slow, dinagdagan mo ng li. Yeah. Slowly. Makes sense. Makes sense. Hinayay meaning slowly. Slowly but surely. Ayay! Hinayay! What's your English word? Today's English word for Thursday is... What's the style? Oh, wait, how do I say it? Puka. Huh? You have a beach yun sa Boracay, Pangulong Dagong? I don't know. I haven't been there in Puka Beach. I've been to Puka Cave. Puka. Puka. Anong spelling niya, sir? Puka. P-O-O-K-A. Oh. Ah, Puka. Puka. Hindi ka na ako dun, ha? Puka. Mukhang mawalan akong trabaho dyan. Anong, pronounce ko yan. Anong ibig sabihin ng puka? The meaning, a goblin. Goblin. Mm. Who's parang the goblin? Korean, goblin. I'll show you a picture. Yeah, this is what it looks like. Oh, so it's like goblin. A tiny, it's a spirit. It's a. You show it online. You have our puka. Viewers there. Hello, po. This is what a puka looks like. Use puka in a sentence. I don't, the puka is annoying me. Is a goblin na maliit? Yeah, goblin small. Are, they're very small. Goblins are, small creatures. They are trying to, they like,
Looting. They let looting. Yeah. They're evil, bad spirits. They're not friendly. Nangunguha ng mga ginto. They like to do pranks also. Why you know that, Paolo? Puka. Kasi nakaamoy na ako ng puka. The puka is very smelly. The goblin is very smelly. Sino manaligo? Ah, yung goblin? Yung puka. Oh, tapos siniram ko yung ano, yung kapitbahay ko. Mm-hmm. May costume yung nanay niya na goblin. Sabi ko, pwede bang hiramin yung puka ng ina mo? Okay, tapos na yung trabaho. Puka nga, hiramin ko yung costume kasi Halloween naman. Ah, yun pala yun. Oh, hiniram ko yung puka ng nanay niya. Okay, maraming sa'yo. Wait, Isoy. Yes. Huwag mo yung ulitin yung word na yan. Ha? Baka ma-mispronounce ko kasi. Salamat, Wait, Isoy. Congratulations for spending a lot of your English words right here. Sa programang Isumbong kay Pangulong Dagong. Sa mga nagpa-orasyon, dagang salamat sa inyo. Boy, Tisoy, dahang pong thank you sa imo, ha. Ako po si Senator Sop! 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 Bongka! Ito naman po si Pangulong Dagong nagsasabing live a healthy lifestyle para mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Alright, check your oras, 8 minutos after alas 12. That time